Isang mapagpalang araw sa inyo mga ka-farmers. So andito na naman ako, mag-update lang ako sa tataniman ko ng ampalaya. So ito, nagpapabutas na ako mga ka-farmers. Yan. Yung sukat nito mga ka-farmers is nasa 0.7 lang yata o 0.8. So yan. So kung mapapansin nyo, malalaki yung mga butas kasi lalagyan ko ng chicken dung. Ayan. Mapapansin nyo mga ka-farmers, madamo. Ayan. Okay, titingnan nyo. Sobrang kapal ng damo. Ito yung ampalayahan ko dati, tapos ngayon tataniman ko na naman ulit. So matagal na to na taniman ng ampalaya, halos mag-isang taon na, pero andito pa rin yung mga balag niya, no. Kaya tataniman ko ulit. So baka estimated nito matanim nasa 700 lang siguro kapuno or 600. So magtataka yung iba bakit makapal yung damo. Ang gagawin ko dito mga farmers, mag-i-spray ako ng damo. Pagkatapos ng spray ng damo, pagka kinabukasan, mag-direct seeding ako ng ampalaya dito. So ganun yung pamamaraan ko, no. Yung iba pag mag-land preparation sila, kailangan malinis, pero iba yung ginagawa ko, madamo. Tapos isprayan ko lang ng pangdamo. Tanim na ako agad. Bago mapatay yung madamo, mataas na yung ampalaya. So ganun yung pamamaraan ko, no. So hindi ko naman sinasabi na gayahin nyo, pero ganun lang talaga ako kung magtanim. Madamo, mas gusto ko yung mga ganito taniman kasi matagal matubuan ang damo kasi hindi naman ako nagpa-plastic mulch. Kaya yun, ganun ang ginagawa ko. Yung talungan ko, ganun din yung ginawa ko dati, so nakakaalam. Yung nagtanim ako ng talong dyan, madamo pa, ganito rin. Yun yung tinaniman ko ng talong. Pero kung makikita nyo yung talong ko, okay naman yung resulta. Kaya ganun din, ganun lang talaga ako magtatanim mga ka-farmers. So makikita nyo, ayan, may ampalaya pa. Nung nag-spray kasi ako dito dati, kasi dapat tataniman ko, hindi ko nataniman, kaya yun, may matumubo na ampalaya. O, kikita nyo, sobrang kapal talaga. O, magtatanong kung anong variety itatanim ko dito na ampalaya, Green Admiral. Ito, subukan ko, no, dahil marami kasi akong kuan, mga 5 lata yata yun na Green Admiral. Pero sobra yun, baka mga mahigit 1 lata lang yung matatanim dito. Kung may area lang sana, maganda sana magtanim, no. Kaso dito banda, hanggang dyan lang sa may puste yung narintahan ko, yung sa kabila, hindi na yan narintahan. Ayaw pa rintahan ng may-ari. So dito lang, konti lang yung tatanim natin. Pero baka doon sa kabilang area ko, magtatanim na naman ako ng ampalaya doon, mga 1,000 euro mahigit. Kita nyo mga ka-farmers, ito walang spray, walang abono. Pero yan, may bunga naman. Kagandahan ng ampalaya, no. Kahit hindi mo alagaan, nakakabunga naman. So paano na lang kung alagaan. So yun lang mga ka-farmers, no. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, mangyaring palambing naman, pa-subscribe, Rough Boy Farm Vlog. Pahit na rin ng notification bell para updated ka sa aking mga video, lalo sa mga baguhan. So papalo na rin ang Facebook account, Kabilio Rapi. So yun lang mga ka-farmers. Thank you for watching. God bless sa atin lahat. And happy farming.